Hello mga ka-talent! Ito na naman si Sir Nonito Ayongaw para sa aking YouTube channel, Sir Nonito Talent is Life. At ngayon sa episode na ito, ay ang ipa-vlog ko ay ang tips kung paano gumaling sa pag-gitara. Para ito sa mga beginners na bago pa lang nagsimulang mag-practice ng guitar at gusto nilang ma-improve at the next level at gumaling sa kanilang skill na napili. Ngayon, without further ado, sisimulan na natin. Pasok muna intro. Wow! Pinakaunang tip para gumaling ka sa pagigitara kung ikaw ay isang beginner ay dapat may sarili kang gitara. Yes, napaka-obvious, di ba? Paano ka naman makaka-practice kung always kang maghihiram ng gitara? Or hindi naman sa'yo ang gitara? Pero of course, okay lang naman kung hindi sa'yo. Pero siguruduin mo lang na everyday maghihiram mo yung gitara. Pero ang the best talaga kung meron kang sariling gitara. Maraming nagtatanong sa akin kung anong mga brand o klaseng gitara na pwede bilhin o mas magandang gamitin sa pag-practice. Well, ako hindi ako particular sa brand. Sa akin naman, basta umabot lang yun na, kahit na mura lang na 1K or 1.5 or 2,000 pesos na gitara, very good na yun for practice. Hindi naman natin kailangan bumili ng mga mamahaling gitara kasi nagsisimula pa tayo. Kung gusto mo, ikaw bahala. No? Number one, ulitin ko, kailangan mo na magkaroon ng sariling gitara para anytime you feel to practice, you can practice. Importante yun. Nung sisimula pala ako ng mag-gitara, I was 13 years old at that time. Tsaka, kikinig ako sa radio, nanonood ako sa mga tao, sa mga kapitbahay ko na marunong mag-gitara. And of course, paano ko ma-apply yung nakikita ko sa kanila kung wala akong sariling gitara. So, pinilit ko talaga. No? At Christmas time, hindi ko na maalala ng year yun, binilhan ako, naregaluhan ako ng parents ko ng sariling guitar. At that particular moment, that is the month of December, grabing practice ko halos every day. Of course, interesado talaga ako, no? And then, nagulat na lang yung mga classmates ko pagbalik ng January na medyo nakatugtog na ako ng isa or dalawang song. So that's it, no? Magkaroon ng sariling gitara. Number 2 na tip para sa mga beginner para gumaling sa pagigitara ay magkaroon ng songbook or song hits. Well, ito ay applicable noon, no? Kasi hindi pa malakas yung YouTube noon. So, ginagawa namin dati, bumibili kami ng mga songbook or song hits kasi naka-print yun eh. May chords, may lyrics. So, makakanta yun, lalong-lalo na kung alam mo yung song or mapapakinggan mo sa radio. So, masusundan mo talaga. Mapapraktisan mo kasi nakikita mo, mas maganda kasi yung printable eh. Kesa naman sa soft copy. No? I would suggest kung meron pang available songbook, I think meron pa naman sa mga tindahan ngayon, no? Sa mga malls. Of course, medyo may kamahalan nga lang, hindi tulad noon na medyo maninipis lang, kaya mo nang bilhin sa mga 30 pesos or mga 25 pesos no? Noon yun. No? Pero ngayon, of course, you can buy at least yung medyo makapal, yung mga kanta dyan is medyo mga oldies yan eh. No? Meron din namang mga bagong songs yan, mga latest. Punta ka lang sa nearest store kung saan may nagbebenta ng mga songbook na yan. And, of course, kung wala ka namang songbook, this is in the tip number 4. No? Kung wala kang songbook, pinakamadali talaga, uso ngayon, is manood sa YouTube. Yes, very common yan sa mga kabataan ngayon, no? Lalo-lalo sa mga teenager. Gusto nilang matuto mo ng gitara ng mabilisan. Of course, manonood lang sila sa YouTube dahil maraming, napakaraming tutorial sa YouTube talaga na pwede magturo sa iyo kung anong song paborito mo at paano ito i-strum, kakaskasin, or paano ito i-execute or i-play. So, that's it. Huh? Tip number 3, tip number 2, magkaroon ng songbook or kung wala namang songbook ay you will go to tip number 3 is manood sa YouTube ng mga tutorials. Nakakatulong talaga yung mga YouTube tutorials na yan dahil lalong-lalo na kung may load ka. No? Paulit-ulit mong mapapanood yung tutorial na gustong-gusto mong panoorin. No? Lalong-lalo na kung i-download mo, kung may sarili ka na. Of course, hindi ko naman sa-suggest na i-download mo yun. No? Mas maganda talaga kung papanoorin mo sa YouTube.
gaya ng mga tutorials ko, na, Sir Nonito, Talent is Life. Nagtuturo ako ng paano matuto ng gitara sa mabilis at madaling paraan. So, pwede mong sundan. Meron yung part 1 hanggang part 7 na yun. So, marami pang part na darating. I'm sure na matututo ka talaga sa tutorial ko. Okay? So, tandaan, magkaroon ng songbook, or kung wala naman, is manood sa YouTube ng mga guitar tutorials. Let's go to tip number 4. Mamili ng isang kanta o isang song na madali lang at alam mo rin kung paano kantahin. Of course, medyo yung song na medyo gusto mo talaga. At ulit-ulitin itong i-play sa loob ng 3 araw hanggang 1 linggo. Diba? Para ma-master mo talaga. Ang purpose nito ay for mastery purposes. No? Nulit ko lang yun ah. No, marami kasing ibang gitarista dyan na nagpa-practice ng isang song sa isang araw, tapos hindi pa nga nila na-master yung isang song, magpo-proceed na sila to other song. Well, it's not advisable kung sa akin lang, sa experience ko, kasi yung ibang gitarista bago ko pa nga lang ng gitara, nagmamayabang na, no? Parang piniplay na niya kaagad, hanggang intro lang naman yung kaya niyang i-play, no? Alam niyo ba ano tawag namin dyan? Hindi. No? Hindi yung bandang intro ba? So, intro, parang like intro boy ka lang . Pag-intro ka lang yata . So, para hindi ka matawag na intro boy, gagawin mo is kahit na nabubore ka na paulit-ulit, gawin mo yung, ulit-ulitin mo yung song hanggang sa ma-master mo. Of course, manood ka ng YouTube tutorial, ulit-ulitin mo ito, 3 times, kahit anong time, no? Gusto mo, no? Mamaya sa next step natin sasabihin yan. No? Basta, mamili ka ng isang song na gusto mo at alam mo rin kung paano kantahin, sa tingin mo madali lang, na kaya mo, practicein mo ito paulit-ulit ng 3 araw hanggang 1 linggo. Sa pamamagitan yan, mamamaster mo na ang isang kanta. Kahit hindi ba fully 100% master, as long as ang pinaka-importante ito talaga, ha? Tapusin mo yung song. Okay? Huwag ka lang mag-master na ipi-play mo lang siya ng isang stanza lang, then refrain, then chorus, then tapos na. Hindi. You need to sing to play the whole song. That's why you need that days to master it. Kung kulang pa isang linggo, we'll extend another days para ma-practice yung isang kanta. Yes, importante yan. Kesa naman sa marami kang kantang alam, eh, hindi mo naman matapos-tapos. Diba? Parang more on quantity, wala namang quality. Pinaka-importante dito, kung if you want to be good guitarist talaga someday, is the quality of the song that you are playing. Dapat makanta mo, dapat master mo talaga. Okay? That is tip number 4. Let's go sa 5th tip natin kung paano gumaling sa pagigitara ang mga beginners ay... Dahil busy ka, magkaroon ka ng at least 15 minutes bawat araw ng iyong buhay para humawak ng gitara. Para mag-practice. Pero of course, huwag mong isipin na nagpa-practice ka. Isipin mo lang na para lang itong libangan. Parang nililibang ka lang na hinahawakan mo yung guitar mo tapos nagpa-perform ka ng mga drills pala. So ang purpose niya, of course, ang isang bagay ay pag inuulit-ulit mo, lalo-lalo na pag may napili ka ng isang song na madali lang at kaya mo naman kantahin, you can play it. No? Mamamaster mo talaga. Reflex na yan ang kamay. Okay? So, dapat masanay ka. Make it a habit. Gawin mong habit yan every day to hold the guitar, to play it for at least 15 minutes. Kung kaya mo naman more than 15 minutes, nasa sayo na yan. Okay? So, nakadepende yan sa schedule mo, pero sa mga working, people, lalong-lalo na sa may trabaho, at least 15 to 20 minutes ng bawat araw after work. Alam niyo ba, share ko lang ha, noon may nag-advise sa akin, noong beginners pa lang ako, sabi ng kapitbahay ko na magaling mag-gitara, Uy, gumising ka na maaga, at least alas 6, na, 6 o'clock a.m., hawakan mo yung gitara kasi at that particular moment kasi napaka-fresh ng mga daliri mo . So if you are practicing at that particular hour, so ang mabilis daw ang muscle memory nun sa kamay. So ginaya ko naman, no? Sinunod ko naman yung advice na yun. Meron naman, no? Meron naman epekto. Of course, yeah.
nagtuturo na ako ng gitara ngayon, no? So may epekto talaga yun. Gumising ng maaga, sabi niya, tapos i-play mo yung song na pinapraktisan mo, yung minamaster mo. So yun ang advice nila, yun din ang ipapasok sa inyo. Well, kung kaya mo yun, gawin mo yun. Kung hindi naman, it's okay. At least you have a day to practice and hold your guitar that you can play the song that you're, that favorite song. Okay? That's tip number 5. Magkaroon ng at least 15 minutes ng buhay mo para mag-play at mag-practice ng guitar. Okay? At ang 6th and last tip na ibibigay ko sa inyo para gumaling ka is after mo mag-practice na 3 araw hanggang 1 linggo at ma-master mo ang isang song, is dyan ka pa maghahanap ng isa pang song. You will proceed to the next song na papraktisan mo para gumaling ka and madadagdagan yung madadagdagan yung kanta na pondo mo sa pagigitara. So after that, after mastering one song, you can proceed to the next song para iba na naman ang taste, na iba na naman ang strumming niya, iba na naman ang approach niya at ang attack niya. And it is a challenge for you talaga sa gitarista. As a guitarist na matuto ng maraming songs and mastering it is one of the hardest thing in your part. There you go mga katalent. Please nalaman mo na ang mga tips kung paano gumaling as a beginner para sa pagigitara. So, sundin mo lang yung mga tips na tinuro ko at dahan-dahan makikita mo improvement sa yung skills. Of course, marami pa talagang tips na pwede mong gawin, no? Pwede kang makinig, magtanong, lalong-lalo na sa mga kakilala mong gitarista kung anong ginawa nila, kung paano sila gumaling, ano yung mga exercises nila, at sana naman mag-share sila, no? Of course, sana mag-share sila, no? Iba naman kung hindi mag-share. Pero meron talaga ibang gitarista, no, na ayaw mag-share. Parang bibigyan ka lang na, ganun lang, practice ka lang. Well, walang konkretong ano, actions nila kung anong gagawin. Well, dito sa channel ko, stick around sa channel ko, don't forget to subscribe, marami kang matututunan. In the next videos to come sa aking channel, ay another advanced technique na naman kung paano matuto ng gitara. So don't forget to nasubaybayan ang aking paano matutong mag-gitara sa mabilis at madaling paraan. May part 1 hanggang part 7 pa ito sa ngayon. So kung hindi mo pa napapanood yan, well, check it out. I'm very sure na guaranteed matututo ka talaga. Okay? So once again, this is Sir Nonito Ayongaw for my YouTube channel, Sir Nonito Talent is Life. Don't forget to subscribe and click that notification bell para ma-notify ka always kung may mga bagong videos akong i-upload. And of course, if you like to click the thumbs up button, i-click mo na rin and mag-comment ka na rin. Kung marunong ka na mag-gitara ngayon, medyo marami ka na alam, you can also comment down below kung ano yung dagdag na tips na pwede mong idagdag dito sa video ko. Maraming salamat mga katalent. Sa ulitin, Sir Nonito Talent is Life. Marami po salamat. God bless us all. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.